Foodies, Coach Ronald, sa food trip ni Coach at iba pa. Wow, journey to. Nandito tayo sa Tarlac. Sa bayan ng Tarlac. Ang status nga rito, MGCP na sila rito. So, face mask lang, okay na. Pero, still, pumunta tayo ng maaga dito. It is 6:30 ng umaga, so walang tao, mas magandang rin. Pero tayo pupuntahan ng kainan na napakatagal, napakasikat. Simple lang siya. Nakain tayo ng pansit lugdug. Marami pa. Tamahan niyo ako ha. Tara! Masarap pa rin yung goto namin, yung halu-halu namin. Yung kung dumada yung hindi taga rito, pag hindi po kayo sa sariling atin. Doon po tayo kakain. At saka po kasabay po noon, nagpapasalamat po ako sa buong suki namin dito sa Tarlac. Maliit pa po ako, suki na namin kayo. Kaya ngayon, maraming maraming salamat po. Balik po kayo ulit. Wala nang masyadong ano kayo sa ano, pandemya. Pag-isa na rin po ako sa magiging suki nyo kasi yun ang natin. Ay, salamat po. Naman po. Pag, salamat. Pag magagawin po, Tarlac. Pati po yung suki namin na nasa abroad na. Maraming maraming salamat din po sa inyo pagdating nyo. Dito po kayo tumutuloy. Nahanap niyo po ang dito. Maraming maraming salamat. Kita niyo yun, mga kapodis, international pala si Mendoza. Grabe. Napakagrabe. Maraming salamat po sa ano. Again, mga kapodis, kitahin niyo po sila one last time.
Muli po, imbitan na kayong patibaya. Ayan, imbitan na kayo po. Kening Gison, Yamuri po yung Blasa, Magaliwa, Tabirapin. Since 1962 na kami po. 62 years na kami po. Kaya, muna ano po itong galyan yung mamang auntie pala yung ginakan ng Lord. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Mga foodie, bye-bye. Tayo sa palengke ng Tarlac. Actually, ito pa rin tayo sa Tarlac. Dito tayo sa D-Zone. So, puntahan natin yung D-Zone. So, makikita nyo ang 1960s pa pala siya. So, sabi sa akin, talagang dinadayo daw itong kainan na yun. Dahil sa pagkain nila, yung pansit duklog, ito yung inuma natin, tsaka yung goto. Ikima natin lahat para sabi ko sa inyo kung gano'n siya sa natin. Actually, mga kapuni, paborito ko, mga pansit pala ako, tsaka mga pansit duklog, mga natin. Actually, mga kapunis, tama-tama na dahil hindi pa ako nag-aalmusal. Talagang nabalayin ko yung benan ko. Tapos, umabol kami dito sa palengke. Tapos, sinabi nga sa akin na ito nga daw, kailangan ko daw tikman. Sarap. Itikman naman natin yung lugaw, ha? Init-init pa. Wow, ang sarap. Ang sarap ito mga kabudisaps. Lalagyan natin ng ano. Tirahan natin ng kalamansi. Alam mo yun yung kuwari mag-spend ka, mag-jogging ka, tapos daang ka rito. Kompleto na yun. Damang-dami siya. May mga ano siya, may mga book. Ano ba ito? Dito na. Interesting. Ang dami siya. Diba? Halagang 60 pesos. Meron ka na nito, kompleto na. So kung kayo, parang mapag-awi kayo doon, napadaan kayo dito sa Tarlac. Mataan nyo to, tsaka yung lugar nyo. Hindi siya yung ibang, well, hindi ko masasabing lahat, pero karamihan kasi, sa palengke, ito malinis. Tuyo. Mga parang, parang nga siyang mall, siya maamoy ko nga parang. Parang siyang mall na maliit. Diba? Tapos yung mga pagkain nila, yung mga stall nila. Tapos ang importante, di ba kasi nga concern tayo sa Alvarez po, open air siya. Nakikita nyo. Diba? Okay. Hello mga kapoodies! Nandito tayo sa Bayan ng Tarlac at nandito sa D-Zones. Kasama ang Food Criticals at Lua! Nag-enjoy ba kayo doon mga kapoodies? Sama kayo palagi sa journey ko, ha? Huwag niyo nang kalilimutan mag-like, subscribe, and click the bell button para updated kayo palagi sa mga videos natin. And for that matter, tara na!